skinmates! So, kumusta naman kayo dyan? So, ako, ito, happy na. I think the last time na gumawa ko ng video, that was madaling araw pa, yun yung time na sobrang kate nung psoriasis ko, hindi ako makatulog. But then, ngayon, I'm so happy kasi, ayan, nag-heal na siya. Diba? Puro white spots na lang and makinis-kinis na siya. Unlike before na rough pa talaga kasi nagbabalat and reddish. Ngayon hindi na. Ayan, puti-puti na siya. And parang medyo kapareho pa yung damit, di ba? May mga spots din. Para siyang Dalmatian dog. Dalmatian na binaliktad. Imbis na blocking spots, white. Ayan, ganyan na siya. Then sa paa ko ganun din, white-white na siya. Well, I'm happy kasi hindi na siya makate. Nakakatulog na ako ng mahimbing. And it's been like 10 days. 10 days simula nung nagpa-check up ako sa New Derma dito sa may Antipolo City. And ayun, ang binigay niya sa akin is clobetasol lotion. Clobetasol lotion and beta something. Parang Divobet siya pero may kasamang salicylic na cream. Yun ang binigay niya sa akin. So yan, nag-work naman siya. But then, yun kasi sinuggest niya sa akin, yung methotrexate. Kaso until now, di pa rin ako nakapagpa-lab test. Di pa ako nakapagpa-lab test eh, kasi the last time, hindi pa ako pwede last weekend. And sabi niya din, kailangan ko mag-phototherapy. Pero ang sinuggest niya is Medical City. And kailangan ko daw magpa-check up pa ulit sa another derma para mabigay yung dosage dun sa phototherapy. So, Medical City, private hospital, so expect natin na mahal. And then, naisip ko, since sa RITM naman ako dati nagpapa-check up, siguro balik na lang ako dun, diba? Mas mura pa yung phototherapy. Malayo nga lang, pero pareho lang din naman. Malayo din naman yung Medical City. So, dun na lang ako sa mura. RITM na lang siguro. And mag-ask din ako ng second opinion if kailangan ko pang mag-methotrexate. Kasi for me talaga, ayoko sanang mag-take ng any medicine. Kasi alam ko matapang yung methotrexate, diba? So, mag-ask ako ng second opinion sa doctor sa RITM. Pero happy ako dito kay Doktora, dito sa my Skin Icon Clinic sa may Antipolo City. Kasi talagang in-explain, though alam ko naman na yung psoriasis, pero in-explain niya talaga kung paano ba yung gamutan, paano siya gumutin. And ayun nga, happy ako kasi, di ba, this year, ang tagal, hindi gumagaling itong psoriasis ko. Pero, yan, yeah, check up ako sa kanya, gumaling naman agad. So, thank you, Doktora. Bawal yata magbanggit ng pangalan eh. So, ayun, thank you. And sana sa mga skinmates ko dyan na nahihirapan pa rin magpagaling ng skin, I know na nakaka-depress talaga na I've been through that, na-depress din ako, pero laban lang tayo. Madami tayo dyan na ibang skinmates na mas malala pa yung situation sa atin, di ba? Pero lumalaban sila. Lalo na yung may mga psoriatic arthritis. Ang hirap nun, di ba? Pero go on lang sila sa buhay nila. So, kayong mga skinmates, huwag kayong mawawala ng pag-aasa. Ako, 80% daw, sabi ng doktora, 80% yung psoriasis ko. Pero yan, gumaling naman. And basta be consistent lang sa gamutan. Huwag tayong mag-self-medicate ha. Again, no to self-medication. Basta sundin lang natin yung sinasabi ng doctor. And eat healthy. And yun nga, nabanggit din ni bago kong derma na okay nga daw yung mga juice, like celery juice, yung mga fruits. Yan, okay daw yun. And madaming pinopost sa FB group natin ng mga gamot-gamot, herbal, lalaman, ganyan. So, huwag tayo basta-basta mag-take, okay? Kasi ito na naman, yung mother ko. Nag-take siya ng turmeric powder. Nabili niya sa mall, turmeric powder, kasi madami nga daw health benefits. And may nagsabi na din sa akin na okay nga daw yung turmeric. So, yung mother ko, ayun, uminom siya ng turmeric, in-stop niya yung morning routine niya na pag-drink ng lemon tea. So, in-stop niya yun, nag-try siya ng turmeric powder. Ayun, naglabasa na naman yung psoriasis niya. Ngayon, ayan, may mga psoriasis na naman siya. Kaya sabi ko sa kanya, pa-check up na agad and gamutin na agad, huwag na palalain pa. And stop niya na yung turmeric na yun.
basta anything na makain natin or mainom natin na biglang nag-trigger yung psoriasis, stop natin agad. Ako ganun ginagawa ko, like, karon ba, yesterday? Yesterday, sinama ko nagluto ng pansit. Nilagyan niya pala ng chicken, sabi ko, huwag na chicken. Ayun, namula na naman, namula siya. Pero ginawa ko lang, minom ako ng, what's that? Yakult, no? Yakult, and then, drink glass of water, or lemon water. Sa inom ako ng inom na lemon water para ma-flush lahat ng toxin sa katawan ko. Ayan. And then yun, nawala naman na yung pangangati niya. Ayan. Kaya sabi ko sa kanya, huwag na maglagay ng chicken sa pagkain kasi wala, trigger talaga sa akin yung chicken eh. And the other day naman, nawala akong magawa, so nagbunot-bunot ako ng mga damo dyan sa frontier namin, sa mga hindi na frontier na yan. Tanggal-tanggal ako na mo. And, nalibang ako. Sobrang init na. Nasobra na naman. Ayun, namula siya. Pero buti na lang di siya nangate. Buti na lang di nangate. Ayun, basta, siguro, para di tayo mag-stress, ayun, alimin din natin yung sarili natin. Bumuha tayo ng mga hobby, na new hobbies. O, pwede kayo mag-try mag-gardening. Kahit wala kayong garden, pwede kayo magtanim-tanim sa pot. Or gumawa kayo ng mga handicrafts. Or kung anong hobby na gusto nyo. Basta aliwin nyo yung sarili nyo. Para hindi nyo maisip yung balat nyo. Kasi the more na pansinin mo yung balat mo, the more na hindi yung gagaling. Like yung sa scalp ko. Actually, sa scalp ko, meron akong scalp pero hindi ko siya ginagamit. Wala akong ginagamit sa kanya. Ang nilalagay ko lang virgin coconut oil. Yun. Kahapon naglagay ako kaya hanggang ngayon medyo oily pa siya. Kasi di ba medyo matagal siya matanggal. Ayun, kahit na shampooin mo siya, hindi siya gagal natatanggal eh. Basta yun ang nilalagay ko, virgin coconut oil. Hindi na ako nag-mineral oil kasi masyado malagkit yung mineral oil eh. And di na din ako naglalagay ng TA solution or triamcinolone. Ano ba? Triamcinolone sa hair ko. Kasi sa scalp, hindi na. Nahayaan ko na lang siya. Dead man na lang. So, next plan ko is, magugupit na naman ako ng sarili ko. Ayan, kasi may konti pang psoriasis, kaya medyo nangihiya pa ako magpagupit sa salon. And since nagka-psoriasis ako and lumala yung psoriasis ko 3 years ago, nag-start na akong mag-cut ng hair ko. Ayan, ako lang pinag-cut niyan. Next time, gagawa ako ng video kung paano mag-cut para sa mga skinmates natin dyan na nahihiya din pumunta sa salon. Pwede nyo i-cut yung own hair nyo. Madali lang. Ayun. So, thank you so much for watching. Again, laban lang tayo, okay? And kung wala kayong makausap, kung nade-depress kayo, just send me a message or just comment below. And subscribe na din kayo, okay? Thank you so much. Again, my name is John. See you next time, skinmates. Bye!